Guys, ito ang Redmi 8. Nakaraan, na-try natin ang Realme 5. And sinabi namin, yun ang pinakasulit na smartphone. Pero ngayon, ito na. Feeling namin, ito ng next na pinakasulit. Alamin natin kung bakit. Ako nga pala si Richmond. Saan yung kasama? Nawala sila, nag-teleport. Anyways, ako nga pala si Richmond. And you're watching Unbox Diaries. Woohoo! Bakasyon pala sila sa Taiwan. So, eto tayo. Solong-solo na natin ngayon ang camera. Okay, round 1. Alam nyo guys, ba't ko nasabi na sobrang sulit itong Redmi 8, no? First of all, 5,000 mAh ang kanyang battery. Makikita nyo, very premium din ang kanyang design. Nakita nyo yung box, no? Ang ganda. Parang Redmi Note 8 Pro lang yung box niya, tsaka Redmi Note 8. Actually, meron pa siya isang kapatid, tawag sa kanya, Redmi 8A. So, yun ang mas pinababang specs pa nitong Redmi 8. Pero, ito ang i-review natin today, Redmi 8. I-unbox na natin ngayon right now, no? Virgin na virgin pa siya! Out of the box, meron siyang SIM card ejector pin. Himala! May free jelly case. So, nung Redmi 7, walang free yun. Ngayon, nagsama sila ng isang smoke black na jelly case. At mga makakapal na user guide and warranty card. Ito ang phone. Hindi siya mukhang mumurahing phone, no? Ito, magugulat kayo. USB Type-C cable. So, natural, USB Type-C na rin siya. Malaking upgrade siya from the Redmi 7. Of course, kasama ang 10 watts na charger. Euro plug nga lang, bibili ka nga lang ng adapter. Ang Redmi 8, meron siya 5,000 mAh na battery. Sobrang tagal ng ano nito. Actually, 2 days hindi ko chinarge, no? Then, makita niyo yung likod niya, no? Ang ganda. Pero alam niyo guys, tawag ko dyan, glass-tick. Mukha siyang glass, pero plastic. Meron siyang LED flash, dual camera, fingerprint scanner, ang Redmi logo nandito. Yung nga lang, hindi ko lang gusto mga to nakaprint dito. Guys, move on na tayo. So, sa ilalim, meron siyang audio jack, microphone, USB Type-C, at loudspeaker. At guys, alam nyo, mas mura pa to sa Realme 5. Alam ko na actually presyo, guys. Mamaya ko sasabihin sa inyo. Sa side, meron siyang power button and volume rocker. Sa taas, meron siyang IR blaster. Si Xiaomi lang naman nagsasama nun eh. Of course, noise cancellation mic. Dito sa kabilang side, meron siyang SIM tray na nagsusupport ng dalawang nano SIM at isang micro SD card. Up to 256 ng expansion. Of course, may teardrop notch siya na 8 megapixel na camera. Move on na tayo sa display. Meron siyang 6.22-inch IPS LCD 720p. Pero of course, Corning Gorilla Glass 5 na ito. Actually, ang Corning Gorilla 5 is one of the strongest glass na pwede ilagay sa smartphone. Ang ganda ng display niya. Hindi mo siya pagkakamala na 720p, no? Napaglaro na kami dito. Grabe, suabe. Ayan, pag zoom in natin, ang linaw ng video, no? So, yung makita mo mga chin niya, no? Medyo malaki pa siya, pero makita mo nandiyan yung sa baba niya, Redmi na logo, no? Gusto ni Redmi makilala uli siya, kaya nilagay niya uli yung logo niya sa harap. Maglalaro tayo ngayon ng Mobile Legends, no? Ito, nilalaro na natin. Swabe naman siya. Actually, hindi naman ako talaga nag-expect ng too much from this phone since sinabi ko sa inyo, super budget phone lang siya. Snapdragon 439 siya as compared sa mga higher phones na mas mamahalin. Makita nyo, no, ang settings natin, wala tayong high frame rate out of the box. Pero, makita nyo, swabing-swabe pa rin ang gameplay. Marami pa rin ako napapatayo. See? Ngayon, maglalaro tayo ng PUBG, no? Makita natin yung settings niya, medyo mababa lang, no? Pwede na. Actually, marami na rin akong napapatay dito sa PUBG, no? Pag ginamitan natin yung GFX tool, guys, masasabi ko, medyo umiinit na ang likod habang naglalaro. So, syempre, pinipiga nyo na ang phone beyond sa capacity niya, no? So, natural, iinit siya. So, of course, huwag kayo magreklamo kay Xiaomi ba't umiinit ang phone. So guys, maglalaro tayo ngayon ng Call of Duty. So makita nyo guys, out of the box. Pwede siya mag-high setting. Actually, nagulat nga rin ako na pwede siya mag-high setting. Tinan nyo, ganda ng graphics. Hindi nga siya mukhang mumurahing phone, no? Yan, marami rin ako napapatay, oh. Okay, so guys, tapos na tayo maglaro ng game. So masasabi ko sa'yo, kahit Snapdragon 439 lang siya, ang swabe ng laro ng mga games. Be it Mobile Legends, PUBG, at Call of Duty. Siyempre, yung mga easy games like Hungry Shark, wala na yan, madali na sobra yun. I-cover natin right now ang camera. Sinabi ko sa inyo, may dual camera siya, 12 megapixel Sony IMX486.
na 12MP sa likod at sinamahan pa ng 2 megapixel na bokeh sensor. Grabe, kahit mura lang siya, lahat ng magaganda pinasok na niya dito sa phone na ito. Pakita ko ng mga pictures na nakuha natin dito, no. Masasabi ko sa inyo, no, maganda naman ang mga shots ko, no. Very vibrant naman. Pero of course, syempre, iba pa rin ang mga kuha ng mga tula ng Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, at si Mi 90 Pro, Mi 90. Ito, tama lang. Siyempre, hindi ako nag-expect ng too much from itong camera. Vibrant naman siya. Pag zoom in mo, yun nga lang, pag sobrang zoom, medyo nasisira ng, yung quality ng picture. Ito mga shots natin, no. Meron ako nakuha dito konti mga food shots, no. Pwede na. Ang golden brown, mukhang golden brown pa rin naman. Mukhang masarap na food naman siya, no. Selfie camera, 8 megapixel. Pwede na. Hindi naman siya sobrang, may times na medyo blurred out yung mukha ko, medyo wash out. Hindi ko siya in-expect na mag-prepare form ng ganong kaganda. Lalo na sa night, mga night shots na medyo, well, masasabi ko, grainy na siya. Pangit ang mga shots niya, lalo na sa gabi. Tapos sa video, so-so lang siya. Lalo na pag gumagalaw ang kamay mo, gumagalaw din ang mga videos natin, no, as ito nakita natin sa mga samples natin, no. Sa audio naman, maganda naman pag-capture niya sa mga sound habang nagsasalita ako, habang nag-video. Basically, just don't expect too much from this phone since it's just a budget line. Okay, the Redmi 8 and Redmi 8A. Pagdating naman sa tanong natin si Antutu kung anong score binigay na dito sa Redmi 8. So 95,000 points, no. Nasa budget series lang naman tayo. So itong points is normal lang naman siya para sa So nung Redmi 7, nakakuha tayo ng roughly mga 70,000 points. Ito nakapag-jump na tayo sa kulang-kulang 100,000 points, which is very very decent ang kanyang score. Then ito, mabibilib kayo dito sa PC Mark test. 21 hours, guys. 21 hours, ulitin ko, ang kanyang endurance sa PC Mark test. Isipin nyo, ang tagal, no? Actually, hindi nga matapos-tapos sa kaka-test nito, halos kulang-kulang more than one day, eh. Normally, isang PC Mark test natatapos sa isang overnight. Ito, more than one day inabot para matapos lang itong test na ito. Kaya sinabi ko sa inyo, grabe ang endurance ng battery na ito. Para sa 5,000 mAh na battery. Ang charging, no? Guys, nag-charge ako from 19% up to 100%. Inabot ako kulang-kulang 2.5 hours gamit ang fast charger, no? Lumabas naman ang logo na quick charge na logo. Pero ang pinaka-maximum na na-achieve niya, 12 watts lang. So, nasa quick charge 2 pa rin lang naman siya. Medyo mabagal kasi 5,000 mAh ang kanyang battery. Kaya medyo natagalan siya magkarga. Pero okay lang naman siya. Siyempre, budget phone lang ito, eh. So, ayan na, guys. Tapos na tayo sa Redmi 8. So, nakita niyo na yung mga kakaibang specs niya, no? Sobrang sulit siya, no? May 5,000 mAh na battery na siya. Meron na siyang maganda yung likod niya. O, glass stick nga, sabi ko sa inyo. Then, Corning Gorilla Glass 5 sa harap. Lalo na sa ilalim, USB Type-C na ang kanyang charger. Sipin mo, feeling ko mas mura pa nga siya kay Realme 5, no? So, makita nyo, though hindi naman siya quad camera like Realme 5, pero nakita nyo naman yung performance niya. More than what you pay for. So guys, meron siyang dalawang configuration, no? Ang kanyang 332 storage ay 6,490 pesos only. Then of course, meron pa siyang isang higher configuration, 4GB of RAM, 64GB of storage for 6,990 pesos only. Grabe, no? Isipin mo, impression yan, no? You get more than what you pay for. So guys, kung ako sa inyo, mas recommended ko ang 464. Siyempre, para sa 500 pesos lang, doble na ang storage. Mas mabilis pa ang response ng phone nyo. Siyempre, 4GB of RAM na. Lalo na sa gaming, mas mafe-feel nyo ang smoothness niya pag naglalaro na kayo ng PUBG at ng Call of Duty. So, 6,990 ang price ng 464. Kapresyo lang niya si Realme 5. Yung nga lang, si Realme 5, 332 lang siya. Pero pareho silang 5,000 mAh of battery, pero yung nga lang, quad camera si Realme 5. So, guys, in the near future, baka gawa natin ng comparison itong dalawa. Sino nga ba talaga mas sulit sa kanilang dalawa? Si Realme 5 ba o si Redmi 8? So, abangan nyo yan. Gagawa namin ng comparison between itong dalawang super budget phone na sinasabi namin na sobrang mura at sobrang ganda ng kanyang specs. So guys, don't forget, may Realme 5 giveaway tayo. So tingnan nyo na lang ang mechanics sa baba, no? So paano kayo makapagsali ng giveaway namin for the Realme 5. So guys, don't forget to subscribe, hit the like button, and click the bell icon so you don't miss any of our great contents here at Unbox Diaries. At ako nga pala uli si Richmond, and you're watching
Unbox Diaries. Woohoo! Thank you.